back to my channel. This is me. It's your Inday, Krista Samante. So, pag-uusapan natin ngayon ang cruise line. First, hindi ganun kadali ang mag-apply sa lahat ng mga cruise ship dito sa Pilipinas. Lalo na kapag wala ka pang experience. Working experience ang pinakauna dyan. And then, hindi ganun kadali mag-walk in. So, dapat lagi kang may basis. O lagi ka dapat pinagbabasehan sa internet. Okay. So, meron akong 3 tips para sa inyo. Okay? How to become a seaman or seawoman. Disclaimer lang to, hindi pa ako nakaasahin ng barko and ito ay based sa experience ko. Sa like 5 years experience ko na nagtangkang mag-apply sa lahat ng mga cruise lines. Lalo na pinakaunang na-plan ko is magsaysay. Since college, 3rd year ako, pag-graduate, 3rd year to 4th year, ay, nag-attempt na ako mag-apply sa magsaysay. Dahil dito sa gusto kong sumunod sa epak ng lolo ko kasi kapitan yung lolo ko dati sa magsaysay sa mga... So, paano ba maging seafarer or seawoman or seaman? So, pinakauna, have at least 1 to 2 years working experiences. Mapa-kitchen man to, mapa-janitor man to, mapa-cleaning man to, basta hindi siya putol-putol. Straight lang siyang 1 to 2 years. And then, mas maganda kung meron kayong mas maraming kaalaman. Kasi sa interview, tinatanong nila dito kung or what are your working experiences? What is the meaning of this? What is the meaning of that? How can you elaborate? Parang may mga ganong scenario na tinatanong. So, tell me about your background. Tell me about your work experiences. So, dapat lagi kayong may maisagot sa mga question na ganun na ibabato sa inyo. Kasi yun yung partial or initial interview na gagawin sa inyo. Second, pangalawa, make an account na dun nyo lang siyang pwedeng ipasok yung mga resume nyo. Nung pwede nyo applyan. Kasi sa panahon ngayon, guys, hindi na tinatanggap yung walk-in maliban sa 2 kumpanya nasa Intramuros. So, ang gagawin mong account is unang-una, Royal Caribbean Cruise Line. Ito yung Sea Truck. C-T-R-A-C. Sea Truck. Gawa ka na ang account na yun, though maproseso siya. Worth it naman kapag natapos mo na yun. And then, apply ka lang doon. May kiklik ka. A-apply ka ng job description. Ay, ng job na gusto mo. And then, there are lots of description na maiintindihan nyo. Kasi, tatanong sa inyo yun, ibabalik kung sakaling makuha man kayo. And then, after that, kailangan yung profile pic nyo doon is presentable. Dapat appealing and then dapat formal ka masyado yung para mag-a-apply ka talaga. Hindi yung basta-basta nagsiselfie ka lang doon. Hindi yung pwede. So, ang experience ko kay Royal Caribbean Cruise Line is dapat hindi ka mag-apply ng iba-ibang department. Iba-ibang department kasi ayaw nila ng ganun. And then, second is dapat kung anong in-applyan mo, doon ka lang mag-base. Or housekeeping, or hotel ka lang. Doon ka lang sa hotel pupunta. Okay? And then, second is magsaysay. Ito nga sinasabi, ko kanina. Magsaysay cruise line. Nakailang beses na ako apply sa kanila since I was in college. Kasi, gusto ko talaga magparko. And, yun, nag-apply ako. May ini-email sila na hindi pa ako pwede. And then, after ko graduate, nag-ipon muna ako ng mga experience. So, meron akong 3 working experiences to 4 working experiences na ginawa. And then, sabi ko, baka wala na talaga yung chance wala nang chance na makasakay ako ng barko. So, ang ginawa ko, umulit. Nag-try to apply. Unang tumawag sa akin is magsaysay. Sa 2 tahayin, RCCL at saka magsaysay. Unang tumawag sa akin is yung magsaysay. Sabi niya kung natanggapin ko doon yung slot ng hotel assistant, sabi ko, yes, I am willing. Tapos, final interview ko na yun, hindi ako nakapunta. Hindi ko nakuha yung slot na yun, so, binitawan nila ako. So, sabi ko, baka hindi nga para sa akin. Then, second is yung RCCL. RCCL is, nagkamali ako ng in-applyan, napunta ako sa deck and engine. So, tinanong ako nung kapitan ata or nung sino mang HR na yun, o basta galing siya, may ginagawa sa barko. And then, sabi niya, I don't understand why you're applying deck and engine while you don't have any working experience or you don't have any exams regarding this. Sabi niya ganun, sabi ko, I think I clicked a wrong button para dun sa in-applyan ko. So, dapat kasi,
tanong siya, what position are you applying for? Sabi niya, ganun sabi ko, I'm applying for a barista or a hotel assistant or a snack attendant, like that. Sabi ko ganun. Tapos, after 1 month, may nag-chat ulit na meron akong face-to-face interview ulit. So, sabi ko, baka joke time lang to. So, pinalipas ko, hindi ko siya pinansin. And then, sunod-sunod yung email we're pleased to tell you that you've been selected. So, sabi, selected lang pala. So, namunan ako ng chance. So, mamaya ko na ikukuntin yung chika ko. And then, third is MSC Cruises Carrier. So, ito yung MSC na pinaka malaking barko. Hindi ko lang sure kung ito nga kasi based sa mga naririnig ko, bongga talaga doon. Tsaka, pagsasahuran, legit talaga na higher. Ewan ko lang, hindi ko lang sure. And, best lang yung sa mga research ko. Ang account nila is www.carriers.msccruises.com. So, ayun. And then, pang-apat is NCL. So, gagawa ka ng account ng NCL. It's www.ncl.com. So, ayan. Yung apat na yun is kailangan mong gumawa ng account. Yung pala yung alam ko ha, sa apat na yun. Kasi, ang pinakamabilis na kumuha ng aplikante is yung magsaysay. Kasi magsaysay, marami siyang hawak. Like, Costa, P&O, Crystal, Cruises, and so on. So, try nyo lang gumawa ng account, create your account, magkaroon kayo ng totoong hindi siya fake na description or background nyo kasi nag-check talaga sila. So, dapat legit yung mga nilalagay nyo dun. And, pang third ko na tip is walk-in. Try nyo mag-walk-in. Ang alam ko na walk-in sa dalawa lang na tumatanggap ha. Ito yung UPL, United Philippines Lines, and ito yung CF Sharp Crew Management. Ang pinagkaiba ng dalawa, si CF Sharp Crew Management is masabihin sa tatanggap dito yung mga may experience na sa pastry or culinary. And then, mas mabilis kang makasakay kung meron ka ng experience sa barko. So, yun. Mag-walk-in lang kayo doon. Located at Kasang Rocha, number 290, General Luna Street, Intramuros, Manila. Magkaharap lang yan sila. Yung UPL at saka yung CF Sharp Crew Management. So, ayun. And then, share ko lang sa inyo nga yung experience ko. Hindi siya ganun kadali. It takes time para maka-apply ka. Sakripisyo mo yung oras mo. Pag-pray ka lagi, nanghatanggap ka. Kasi hindi naman talaga ganun kadali. Kung wala kang experience and then nakapasok ka, malamang mahihirapan ka sa loob. Diba? So, kailangan meron kang background sa ganitong trabaho bago ka sumabak. Kasi walang sundalong kasabak sa gera na walang dalang armas. So, dapat meron kang alam at saka meron kang experience. Kasi para pagdating mo sa barko, hindi ka mahihirapan daw. Ang trabaho mo is 10% lang yung stress level dito. Pagdating sa barko, 100 stress level na yung nandun. So, dapat, kung ano yung ginagawa, alam mo yung ina-applyan mo. From down to up, dapat mong pag-aralan. Okay? Hindi yung kasaba ka lang, fresh graduate ka, mag-a-apply ka, yay! Excited ako, nakatanggap ako, no. Kung meron mga tanggap na mga empleyado na fresh grad, maybe because of their certificates, no? Kung meron silang international or meron silang magandang kumpanya na pinag-OJT-han, possible kasi yun eh. So, ayun. And, share ko lang din yung experience ko ng pag-a-apply. Na naglakad-lakad ako, na nag-antay ako ng ilang taon, na nag-gather ng experience and nag-gain ako ng knowledge. Kailangan mo kasi ng maraming kaalaman. Hindi lang yung basta-basta ka lang sasabak. So, ayun. And kung meron kayong iba pang tanong, just comment below and please share and subscribe. So,
Ayan, kung may kulang pa ako sa mga sinasabi ko regarding how to apply in a cruise ship or how to become a seaman or seawoman. Disclaimer lang to ha, hindi pa ako nakakasakay, pero base to sa mga experience ko. So, ayan. Thank you for watching. Bye.